Magandang mga bossing, welcome back to my channel. Kung hey pa choy mga bossing ko, ngayon pong February 12 ay Chinese New Year, kayo po ba ay nagpaplano na mag-celebrate din po ng Chinese New Year? Ang New Year, mga bossing, iyan po ay pahalagahan po natin kasi matagal po natin tatahakin po yan. Kaya kailangan kung kayo ay nagbabalak na sumabay sa mga gato mga pampaswerte, eh mainam po yan. Kesa kayo po ay matutulog lamang at mainam na, meron po kayong ganito. Simple lamang po aking tuturo at ito po ay napaka-epektibo para mag-flow sa atin ang kaswertehan ng buong taon. Kaya kung kayo po ay naniwala sa mga gato mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Isa sa mga nagbabalak mag-celebrate ng bagong taon, ngayon nga pong February 12 ng Chinese New Year, ay mainam po yan. Alam niyo po ba mga bossing ko, kung kayo po'y mamamahagi ng ating ampaw, kailangan po mga bossing ko ay bagong perang ilalagay niyo po dito. Bawal din po dito maglagay ng barya. Mas mainam, bago na pera, pagkatapos maglagay kayo ng lucky coin. Pero kung wala naman lucky coin, okay na po yan. Ngayon po mga bossing, mainam ang pagtanggap ng ating pong ampaw ay kanan. Kanan po ate pong gagamitin. Kahit kayo po ay kaliwete, kanan pa rin po tayo mga bossing. Yan sabi nila, mas swerte daw po ang pagtanggap daw po ng ampaw kapag po kanan. At kapag po kayo ay tumanggap ng ampaw, kayo po ay magpapasalamat para ma-welcome daw po ang swerte. Kaya kailangan mga bossing, kung kayo po ay tatanggap ng ganito, huwag niyo pong kakalimutan, kailangan po ay kanan at magpapasalamat ka sa nagbigay para mas swerte daw po yan. Parang wino-welcome nyo ang kaswertihan. Ngayon po mga bossing, kung kayo din po ay maghahain sa inyo pong pagkainan, kagaya ng mga nabanggit ko nga po sa inyo ng mga swerteng prutas na dapat po meron po tayo, kagaya ng pomegranate or kaya po ay granada, yan po ay napakaswerte. Mainam po yan kasi pag yan po'y binuksan ninyo, napakaraming bilog-bilog sa loob na kulay pula. Yan po'y inihalin tulad sa kasaganahan ng buong taon. At ganoon din po syempre ang oranges or kiat-kiat na yan. Yan po ay may dulot na kasaganahan po sa atin kasi ang prutas na yan, for abundance po yan and success. Samahan din po natin ito mga bossing ko ng grapes. Kailangan may grapes din po tayo. At ang grapes nga po, di ba, yan po'y inihalin tulad sa kasaganahan. Matik po yan, yung prutas na yan ay kasaganahan din po yan. At ganoon din po mga bossing, maglagay po kayo ng Chinese bamboo. Kagaya po nito aking pong pinapakita sa inyo ito sa likuran ko po na nakalagay po siya sa tubig. Puluputan niyo po siya ng kulay pula. Kung kayo ay bibili, mga bossing, puluputan niyo po siya ng kulay pula na ribbon. Tapos ilagay niyo po yan sa inyong pagkainan. Mainam din po mga bossing ko na meron po tayo mga pagkain na halimbawa mga berde. Halimbawa, meron tayong mga gulay, iba't ibang klase ng gulay or kaya mga iba't ibang klase ng beans na may dulot na swerte. Ganun din po mga bossing ko ang isda. Ang isda is for wealth. Yan po ay nanggaling sa tubig. Tubig is wealth. Swerte po ang dulot po niyan. Lalo-lalo na rin po kung ang isda po natin, yung may laman po yung loob, kagaya na relleno, okay din po yan. Ganun din po mga bossing ko ang ating manok. Sa pagdating sa mga Chinese, ang manok ang pinakaswerte sa kanila, prosperity. Kaya di ba may mga pinapakita ko sa inyong manok, sa kanila po yan ay for prosperity. Hindi po yan isang kahit isang tuka. At ang manok po ay maganda po yan, lalo-lalo na. Halimbawa, marami kang mga katunggali, parang kabayo din po yan, marami kang katunggali para ikaw ang magtagumpay, kailangan nyo ng manok. Kasi isinasabong din po yan, swerte rin po yan, kagaya po ng kabayo, di ba? Sa karera ng kabayo, ito naman po panabong. Kumbaga, kayo po ang laging mangunguna sa larangan ng mga kompetensya. Halimbawa, sa negosyo, lahat naman po talagang, halimbawa, ikaw ay malakas, may nakitang malakas ka, tatapatan ka po kaagad. Yung ganun, meron kang kompetisyon. Kaya mas mainam, meron kang pangontra po dyan para kayo ang manalo. Kailangan nyo, kung hindi horseshoe, yung kabayo na nanakbo na nakataas yung paa, or kaya po ay manok. Or kaya yung hen, at ang hen nga po yan ay nangingiklog, dinahalin tulad po yan sa masaganang pamumuhay. Ngayon po mga bossing, mainam na meron kayong ganyan kasi once may nakahain kang ganyan sa February 12, kumbaga sa February 11, maghahanda na po kayo. Pagtapos, ay hihain niyo po yan sa pagsalubong ng alas 12. Makikiselebrate po tayo. Upang sa ganon, isang taon po tayo maging masagana. At huwag na huwag niyo pong kakalimutan na magpulang damit at maglagay po kayo ng pulang panalis sa inyo pong kamay. Kahit ano po mga dekorasyon po yan, mainam, meron po kayong ganyan. Kasi pang alis po yan ng mga kamalasan. Ngayon po mga bossing, mas mainam,
na meron din po kayo, kung meron po kayo mahanapan na malita, aquarium, lagyan ng tubig, tapos lagyan nyo ng goldfish, lagyan nyo sa mismong hapagkainan po ninyo. Swerte po ang dulot po niyan. Yan po ay kasaganahan, tagumpay, mas maraming blessing ng buong taon. Kaya kung kayo naniwala sa mga gatong mga pamamaraan, asya mga bossing, lumarga po kayo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.